Hi guys, good morning. Today is Saturday. Tapos, bigla ako nagising. May sasabihin po pala ako sa inyo para maging aware po kayo. Kasi, sasabihin ko yung totoo. Bawal po ako may stress. Umiiwas po ako sa stress. Hindi po ako, kasi may mga nagko-comment dyan na may nagko-comment na hindi maganda. Eh, sasabihin ko na ngayon totoo. Meron po akong sakit. May sakit po ako. At sabi ng doktor, bawal akong may stress. Kaya umiiwas ako sa tao. Ayun din yung isa sa reason kung bakit hindi na ako nakikihalubilo din sa mga tao. Hindi ako nakipagkwentuhan. Kasi meron po akong bukol na dalawa sa tiyan. Hahanapin ko yung ultrasound ko. May mga nagsasabi na silosa ako. Hindi. Umiiwas lang ako sa gulo kasi bawal nga ako ma-stress. Kapag na-stress ako, lalaki yung bukol ko sa tiyan. Para malaman niyo yung totoo. Para walang mag-comment ng mga bad-bad dyan sa akin. Kasi hanggat maaari, hindi ko, dapat kailangan masaya ako lagi. Araw-araw, dapat masaya ako. Kasi meron akong dalawang bukol na siya. Nalaman ko to nung 2020. Kasi yung nangyari to nung na-stress ako sa trabaho, sa family, ganun. Kaya nagkaroon ako ng bukol sa tiyan. And then, ano pa ba? Sana huwag kayong mag-comment ng mga bad dyan para hindi ako lalo magkasakit. Hindi, pag gumagawa ako ng content, ito, ang pangit magkwento about yung mga, dapat ito fans, arili ko na lang. Pero sasabihin ko na yung totoo. Meron, nangyari po to yung dalawang bukol. Kapag hindi ka, nag-menstruation ka, tapos hindi siya lumalabas lahat. Kasi na-stress ka nga eh. Hindi lumalabas, nagiging bukol siya sa dalawang tiyan. So yun. Kaya hanggat maaari, umiiwas ako sa tao. Kapag merong mga nagpo-post na hindi magaganda sa social media, ina-unfollow ko. Kasi hindi ako pwedeng makakita ng mga malungkot na posts or bad posts or yung mga basta kung ano-ano, dapat happy lang yung nakikita kong posts para hindi ako may stress, para hindi malumaki yung bukol ko. Sabi ng doktor, pag 40 years old na ako, i-check nila uli yung tiyan ko kung may bukol pa. Pero lagi kong chine-check yung tiyan ko. Sabi kasi ng doktor, uupirahan kapag matigas yung tiyan mo. Pero hindi naman siya matigas. As in, walang matigas. Malambot naman. Kaya okay naman siya kasi nakakaiwas ako sa stress. Yun. Kaya nakikiusap ako na huwag kayong mag-comment na hindi magaganda about like selos, kasi hindi po ako selos ang tao. Umiiwas lang din ako. Ayoko ng stress, ayoko ng gulo, ayoko ng stress. Ayun lang. Kaya kung hanggat maaari, mag-comment po kayo ng magaganda dyan. Ako na po yung nakikiusap sa inyo. Kasi ayoko lumaki yung bukol ko. Gusto kong gumaling. Ayun lang. And then, hindi ko kasi may pakita yung ultrasound ko. Hindi ko din siya mahanap. Hahanapin ko nung muna para maniwala kayo. Kasi baka mamaya sabihin nyo, gumagawa lang ako ng kwento. Ganito, ganito lang. Hindi. Alam niyo, sa totoo lang, pag masyado kang mabait sa tao, sa kapwa mo, tapos tulong ka ng tulong, tapos inaabuso ka, tapos doon nagsisimula din yung stress. Ay doon din nagsisimula yung bukol, nagiging stress, hindi ka parang
problema ng lahat, problema mo lang, problema mo lang, ganun. Kasi ako, masyado ako mabait, lagi akong pinagsasabihan ng, kaya naiinis yung mommy at papa ko sa akin minsan. Tapos yung ate ko, ala, ikaw basta-basta ka pa naman naniniwala. Ganon. Tapos sabi ng papa ko lagi sa akin, ang bait-bait mo kasi kaya napapala mo. Ganon. Tapos naging na nai-stress na ako hanggang sa nabubuo yung bukol sa tiyan ko. Ayun. Kaya bawal ako may stress. So sana kapag nag-comment kayo dyan, ano, sana yung hindi kaka-stress ko. Gusto ko kasi nakapayapaan. Gusto ko na mamuhay ng simple, na may payapang pamumuhay. Di bali nang ako yung, okay lang na ako yung nasasaktan, huwag lang ako yung makasakit sa kapwa ko. Kasi the more akong sasagot sa kapwa ko, the more na magkakasakit ako. So umiiwas ako sa gulo, umiiwas ako sa tao. Kahit gustong gusto ko na makihalo-bilo. At yun din yung isa yung mga way, yun din yung isa na kaya hindi ako, wala akong kaibigan. Kasi ayoko na, ayoko mamatay ng maaga. Kasi hindi ko pa nai-enjoy yung life. Marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap. Marami pa akong gustong marating. Marami pa akong gustong gawin na hindi ko pa na-experience. Sabi ko nga sa inyo, sa tagal ko na dito sa Singapore, marami pa akong hindi na-experience na gagawa. Kasi nga, sobrang ano yung buhay ko. Sobrang, alam nyo, basta mahirap. So anyway, end ko na yung vlog kasi para meron na rin ako may upload at maliligo na rin ako. Bye guys and God bless po. And sana okay magbago sa akin. Sana ano, sana huwag kayong magsawa manood sa akin at pasensya na kung hindi ako nakakapag-upload sa labas. Huwag po kayong mag-alala. Pag dumating yung panahon in God's will, kapag dumating yung time na makakagala na ako sa labas, magagawa ko na yung magvideo-video sa labas. Kasi nakakatakot magvideo sa Singapore. Kasi bawal kasi yung magvideo ka na may mga kasamang tao, yung mga ganun. Kasi ano, private nila yon, baka mamaya kasuhan pa ako. Yun ang ikinakatakot ko din minsan kapag nagbibideo sa labas. At saka nakakahiya kasi, 'di ba? Ang baba na ng tingin nila sa mga Pilipina dito sa Singapore, sobrang baba na nila. Kaya ayokong tularan yung ibang mga Pilipina na video ng video sa labas. Respeto na lang kasi sabi nga nila, kailangan mong irespeto ang hindi nating sariling bansa. Kasi nga, ano, baka isipin nila, ako kahit wala akong pinag-aralan, nire-respeto ko yung bawat tao na nasa paligid ko. Kahit ako na yung binabastos-bastos. So anyway, God bless po. And sana mo kayo magsawa manood sa akin. Bye-bye.